Isang mapagpalang oras sa ating lahat. Andito na naman ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kwento na tiyak na kapupulutan natin ang aral. Ngunit bago natin simulan ang ating kasaysayan sa araw na ito, mangyari lang na pakipindot ang subscribe button at notification bell para parati kayong updated kung may bago akong upload. Maraming salamat po. Paano ba yan, bro? Bukas hindi ka na binata. Hindi ka na namin basta-basta makakasama sa happy-happy. Kantsaw ni Jun sa kanyang kaibigan na si Paolo na isang babaero. Pero sa pagkakataong iyon, tila seryoso na sa pakipagrelasyon si Paolo. Nakahanap ng katapat isang babaeng nagpaibig sa kanya ng gusto at ibang-iba sa lahat ng babaeng nakilala niya. Si Gwen. Bukas, hindi na lamang sila dalawa, kundi iisa na. Masayang-masaya ang pamilya at mga kaibigan niya dahil sa wakas. Tila raw naumpog na siya sa pakikipaglaro. Si Gwen lang daw pala ang makapagpapatino sa kanya. Oo nga bro eh, wala eh, tinamaan ni Cupido. Natatawang sabi ni Paolo sabay turo sa kanyang puso. Akala ko nga, hindi na ako titino. Pero iba si Gwen eh. Siya yung tipong siniseryoso talaga. Siya yung klase ng babae na deserve pakasalan. Hangal ka na lang kung pakakawalan mo lang isang gaya niya. Pero bro ha, sana tumino ka na talaga. Iba na kapag nakatali ka na. Awat na sa kaka-cheeks, biro pa ni June na siyang best man niya. Oo naman bro, alam mo namang hindi ako naniniwala sa konsepto ng kasal. Kaya para magpayag mo akong magpakasal, malaking bagay yon. At kay Gwen ko lang gustong maikasal. At dumating na nga ang araw na pinananabi ka ng lahat, lalo na ni Paolo. Ang araw ng pag-iisang dibdib nila ni Gwen. Para siyang maiiyak nang matapos ang entourage, ay bumukas na ang malaking pinto ng katedral at bumungad ang kaniyang napakagandang bride. Napakaswerte talaga ni Paolo. Pakiramdam ni Paolo ay huminto ang oras. Wala siyang ibang nakikita ng mga sandaling iyon kundi si Gwen at ang puting-puting trahe di boda nito. Tinig ni Paolo ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Halo-halong emosyon ang pumupuno sa kanyang puso. Masaya, kinikilig, kinakabahan, nasasabi. Sa wakas, matatawag na niyang kaniya ang babaeng nagpatino sa kanya. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang mapasaya si Gwen. Ituturing niya itong reyna ng kanilang kaharian. Pagod na siya sa pakikipaglaro. Pagkatamis-tamis ng ngiti ni Paolo nang umabot na siya sa kanyang bride. Kakaiba rin ang ngiti ni Gwen. Ngayon lamang siya nakakita ng gayong klaseng ngiti ng nobya simula nang maging sila. Kakaiba, lalo siyang kinabahan subalit hindi niya alam kung saan nagmumula. Ganun ba talaga kapag ikakasal? Babe, this is it. Nausal ni Paolo. Yes, babe. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Uwi ka naman ni Gwen. Pagkatapos ay dumiretso na ang dalawa sa harapan ng paring magkakasal sa kanila. Sa totoo lang, hindi maunawaan ni Paolo ang laman ng homily ng pari dahil panayang sulip lamang niya sa napakagandang mukha ni Gwen. Na para bang blanco ang ekspresyon ng mukha. Naisip niya, baka kinakabahan ding tulad niya. Maya-maya, dumako na sa tanungan. Paolo, tinatanggap mo ba si Gwen bilang kabiyak ng iyong dibdib? Tanong ng pare. Opo, padre. Tinatanggap ko po ng lubusan. Tugon naman ni Paolo. Ikaw, Gwen, tinatanggap mo ba si Paolo bilang kabiyak ng iyong dibdib? Tanong naman ng pare kay Gwen. Hindi po. Napatda si Paolo sa kanyang narinig. Hindi lamang siya, kundi ang pari at maging ang lahat ng naroroon.
Babe? Sa pagkagulat ni Paolo at ng lahat, ay biglang tinanggal ni Nicole ang belong tumatabing sa kanyang mukha. Hindi ako magpapakasal sa isang gaya mo, Paolo Aragon. Isang palabas lamang ang lahat. Nakangising sabi ni Gwen. Ano ngayon ang pakiramdam ng maloko at mapaglaruan? Gwen, ano itong palabas na ito? Tanong ng ina ni Paolo sa mga nangyayari. Bakit po ipinapahiya ang anak ko? Natatandaan mo ba ang dati mong nobya na si Criselle? Na matapos mong lokohin nagawang tapusin ang kanyang sarili? Kapatid ko siya, Paolo. Kapatid ko siya. Kaya ninais kong ipalasap sa iyo ang sakit na naramdaman namin nang mawala siya. Kulang pa ito kung tutuusin, Paolo. Buhay ang inutang. Buhay rin ang kapalit. Pero hindi ko hahayaang dumanak ang dugo ng isang katulad mo sa mga palad ko. Paliwanag ni Gwen. Pakaramdam ni Paolo ay parang tinarakan ng patalim ang kanyang dibdib. Pakaramdam niya ay naliliit siya at unti-unti siyang lumulubog sa kanyang kinatatayuan. Napakarami pa naman nilang mga panauhin. Bukod pa sa mga gastos na siya mismo ang nagpaluwal kahit sa trahe de boda ni Gwen. Isang laro lamang ang lahat, Paolo. Kagaya ng pakikipaglaro mo sa mga babae mo. Naipaghiganti ko na rin ang ate. Hindi kita mahal, hindi kita minahal, at hindi kita mamahalin. Saad ni Gwen, sabay alis palabas ng simbahan. May kung ilang buwan ding pinag-usapan ng naturang mga pangyayari, lalong-lalo na ng mga nakasaksing panauhin. Subalit, wala nang pakaalam dito si Paolo. Wala na rin paramdam si Gwen at hindi na rin ito nagpakita o nagpadala sa kaniya ng mensahe. Tunay ngang nakahanap siya ng katapat sa katauhan ni Gwen. Sa halip na magalit, tinanggap ni Paolo ng maluwag sa kanyang dibdib ang mga nangyari. Dahil naisip niya, kabayaran ito sa lahat ng mga hindi magandang nagawa niya. Sa mga panlulokong ginawa niya sa mga nakarelasyong babae. Na ang isa ay naging dahilan pa upang wakasan ang sariling buhay. Hindi niya alam kung handa na ba siyang magmahal ulit. Pero iisa lamang ang tiyak. Nagsisisi na siya at hindi na niya uulitin pa ang mga nagawa niya sa nakalipas. Kailanman. At dito po nagwawakas ang ating kasaysayan sa araw na ito. Nawa ay kinapulutan natin ito ng aral. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng Diyos. Paalam!